Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat at suma inyo rin. Araw ng Biyernes, napakahalaga po para sa ating komunidad sa Quiapo sapagkat tayo po'y binubuhusan ng awa ng Poong Senyor. Ngayon din po, ginugunita natin ang Birhen ng Lourdes at ngayon din ay ang pandaigdigang araw ng may sakit. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalaw mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos. At kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal, walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi
ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siya'y sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po tayo. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa tang ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos ay lumura siya at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Epata, nang ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong puti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig ang mga bingi at nakapagsasalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Ngayong Biyernes na napakahalaga para sa ating komunidad sa Quiapo,
Binabati ko po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ginugunita natin ang Birhen ng Lourdes, pandaigdigang araw ng may sakit. At sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus ang mga may kapansanan, pipi nakakapagsalita, bingi nakakarinig, mga may disabilidad, ba? Malakas na. At ang mga may sakit, gumagaling. Kaya nga, ang mga may malulubhang sakit, yung mga terminal at mga COVID-19 na kaso, ipagdasal natin na ang kanilang pagpapagaling. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Simple lamang ang aral. Masama at mabuti. Ang kasamaan may bungang pagsisisihan natin. Ang kasalanan may epektong pagsisisihan natin. At para sa mamabuti, sana tahakin natin ang daan ng kabanalan. Ang buhay ng kabutihan tago sa mundo, araw-araw, hinay-hinay, pinagtsatsagaan yan. May proseso yan, hindi magic yan. Sa ating unang pagbasa, yung unang aral, yung kasamaan, may pagsisisihan na epekto. Nandiyan si Haring Solomon. Meron siyang 1,000 babae. 1,000 asawa at kabit. Oh, kaya mo ba yan? 1,000? Oh, nagising sila. Iniisip mo lang, oh, nagising ito mga pagod kong lay minister, ha? Kaya mo yun? Hindi naman yun ang ikinaggalit ng Diyos, eh. Siyempre, yung mga babae, magbubulong kay Haring Solomon. Ipagawa mo naman ang aming Diyos-Diyosan ng dambana. Yan ang ikinalungkot ng Panginoon. Ano yung description niya? Karumal-dumal ang ginawa mo. Pambabastos, pambababoy, sagrado dudumihan mo. Banal, may pollution. Pinakaiingatan mo. Duduraan mo. Yan. Ano yung bunga nito? Yung narinig natin. Siyempre naman ang Diyos, di naman mapagbigay pa rin. Yan ang Panginoon. At si Solomon kasi, anak ni David. Alang-alang sa ama mong si David. Ititira ko pa rin 1,000 at ang kabiserang Jerusalem. Pero mawawala sa iyo ay 10,000. Alam niyo ba yung epekto niyan? Ang kapalit ng panandali ang aliw ay permanenteng pagkawala ng mga pamayanan, ng mga komunidad. Diborsyado na sa iyo. Hiwalay na sa iyo. Separado na sa iyo. Yan. Pagsisisihan mo talaga ang ginawa mo. Ayan na po. Pasensya na po. Kung alam ko, mahihina tayo, na natutukso tayo. Pero kung pag-iisipan natin kung ano ang kapalit nito, hindi sulit. Hindi po sulit. Nawala. Na hindi mo na mababawi. Ah,
Baka negatibo, gusto kong magtapos sa positibo. Sa Ebanghelyo natin, ayon kay San Marcos, ano yung aral? Tayong sinisikap na gumawa ng kabutihan, hindi po ito pasikatan. Tungkulin itong ginagawa natin araw-araw, sagaan, patago, palihim, pero nakangiti ang Diyos. Yung mga mahal mo sa buhay, araw-araw yan. Ipadama mo yung pagkalinga, patnubay. Gawain ng pagmamahal. Si Jesus, kung sa unang pagbasa, 10 tribo ang nawala kay Solomon, dito naman, 10 lungsod. Pumunta si Jesus sa 10 lungsod, yung Decapolis. Meron doon isang lalaki na bingi at utal, di makapagsalita ng maigi. Siyempre, sa konteksto, kung uutal-utal ka, pinagtatawanan ng mga tao, di ba? Di makapagsalita ng diretso. Hiningi ng mga tao na yung mga may puso pagmamalasakit sa taong ito, ipatong ang kanyang kamay para gumaling. O, mabilisan bang ginawa ni Jesus yun? Hindi. Siguro nung ito sa simula, nung sa simula, pero siguro sa katagalan, mabilisan ang magpagaling si Jesus kahit na pangmalayuan. Pero itong kaso nito, tingnan natin. Hiniwalay muna niya yung tao. Ano yung description? Baka mandiri kayo, ha? Lalo-lalo sa kasalukuyang konteksto. 2 daliri niya. Yung isa ipinasok sa kanang tenga. Yung isang daliri naman sa kaliwang tenga. Para lumuwag. Tapos naman, dumura siya. Yung laway ng Panginoon. Eh kasi noon, may di pa simento noon. Lupa yon, alikabok. Gumawa ng putik. Kung gagawin ko ito sa inyo, baka magreklamo kayo. Mula sa putik noon, sa laway ni Jesus, lumura siya, dumura siya. Nilagay sa bibig. Ay, hindi lang yan, di pa tapos. Tumingala sa langit. Ano yan? Ano ibig sabihin? Nagdasal siya. Diyos Ama. Nagdasal siya. May dasal para sa pagpapagaling sa loob niya. At ito po, bihira po tayo makalam na mga banyagang kataga. Kung meron tayong kakaunting baon, mahalaga yon. Katulad dito, Efata. Ibig sabihin, bukod doon sa banyagang katagano na sinauna pa, naalala nila yung mga aksyon ni Jesus. Daliri, dura, pagtingala. At meron pang nagbuntong hininga. Nagbuntong hininga. Pating detalye niyan, naalala. Epata, ang ibig sabihin, ito Tagalog na, mabuksan. Hakbang, proseso, unang hakbang, pangalawang hakbang, pangatlo, hindi po ito automatic, magic, instant. Hindi ito, meron akong sa highway RFID, para shook, shook. Yun ang gusto natin sa buhay. Ayaw na nating ma-inconveniente. Ito po ang gawain ng kabutihan. Kung nagmamalasakit ka, kung may puso ka, tiyagaan. Okay na ba, ha? Muli, ano yung aral? Ang kasalanan, may bungang pagsisisihan ka. Mawawala sa'yo ang mga bagay o taong mahal sa'yo. Masakit ang epekto. At sa mga tayo inuudyok natin, ako, ikaw, lahat tayo, pagpapakabait, malayo ito sa katanyagan. Hinay-hinay, dahan-dahan, basta ipinapadama mo ang pagmamahal.
sa tulong ni Maria, Birhen ng Lourdes ni San Jose, ang santa po, yung sa aparisyon si Santa Bernardita, Bernadette Subiru. Nawa po, tayo po ay magsikap sa daan ng kabaitan. Tiyagaan lang, araw-araw pinapadama ang pagmamahal para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, Diyos ng Hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tugon po natin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ng mahal na Birhing Maria. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po tayo. Sitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhing Maria, Birhen ng Lourdes. Hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunuan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesus, ni Jesucristo,
ang mahal na Birhing Maria ang nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw pa rin ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhing Maria bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silihod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw, ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Lourdes. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, Santa Bernardita Subiru, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turno ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad mo inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapabilang sa
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay malugod nawa sa amin ng iyong kagandang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit ngayong pandaigdig ang araw na mga may sakit. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kami mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang aliw na mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maraming himalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kaming buong kababang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamiminto sa iyo mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabuhay na gari magpakailanman. Mahal na Birhen ng Lourdes, panalangin mo kami. Tagapag-aliw ng nagdadalamhati, panalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, panalangin mo kami. Panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mga hinainga sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan, yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawali lang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at basalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangalan sa binyag ni kawibir at paglilang bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.